Thanks, JM. Ito naman, Mama. Maraming bagay ang natural sa ating katawan. Isa rin yung mga pagtubo ng buhok kung saan-saan. Kaya iba't ibang paraan din ang ginagawa sakaling hindi na trip ang haba nito. Totoo yan. Ang iba, tiis ganda para ma-achieve lang ang good looks. Kahit pa masaktan, laban lang. Pero may mga buhok pala tayo sa katawan tulad ng tutsang na hindi dapat basta-basta binubunot lang. Yan ang kwentong inalam ni Athena Imperial. Kapag hindi nabet ang haba ng mga buhok sa iba't ibang parte ng katawan, ang solusyon, paggupit, shaving o kaya'y waxing. Pero ang nakasanayang waxing na panlabas lang, pwede na rin daw sa panloob na parte ng katawan. Ang mga buhok sa ilong o yung tinatawag na tutsang, target na rin ng nakakaaray na wax. Ang 27 anyos na si Lewis, problema ang mabilis na paghaba ng buhok sa ilong. Palagi siyang mahaba lalo na pag nasa occasion ka or mga importanteng lakad. Pag nag-picture kayo, makikita yung buhok sa ilong and then ang awkward kasi tingnan pag may ganun. Sinusubukan naman daw niyang bunutin at itrim ang tutsang, pero mabilis din daw itong humahaba. Lagi kang insecure or parang lagi mo iniisip na baka kita na ba ng ibang tao. Lagi ko nga siya inaasar na, uy, lumalabas naman yung antena ng ipis sa ilong mo. Lagi ko nakikita na ginagano. Pinapasok niya, sa akin din naman ako nagbabother. Pero siguro sa ibang tao, mapapansin nila yun na, uy, ba't yung lalaki niya ang haba ng buhok sa ilong? Dahil dito, naghanap ng quick solution si Lewis. Nung time na may nakita lang ako sa social media na nagwa-waxing ng ilong, ayun, na challenge ko yung girlfriend ko. Ang girlfriend ni Lewis na si Nikki, game na ipasubok ang nose waxing sa kasintahan. Gamit ang wax at dalawang stick, tiyak tanggal daw ang nakakairitang tutsang. Matapos ang mahapding nose waxing session, satisfied naman daw si Lewis dahil wala nang sumisilip-silip ng nose hair. Yung pakiramdam na para ka rin nag-pluck, hindi siya yung makate, malambot lang yung ilong mo ganun. Walang mga tumutusok-tusok. Kumbaga mas komportable. Bukod kay Lewis, may iba pang sumubok na i-wax ang kanilang buhok sa ilong. May sari-sariling entry online sa hashtag Nose Waxing Challenge. Pero hep-hep, bago makisali sa nauusong challenge, alamin muna kung tama at ligtas ba ang pagwawax ng tutsang. Paliwanag ng ENT head and neck surgeon na si Dr. Elaine Ferrandez, mahalaga ang buhok sa ilong sa ating kalusugan. Ang nose hair natin, ang function nito is to filter yung dirt, allergens, microbes bago pumasok sa lungs natin. So, it serves as a protection na rin sa respiratory tract natin. Mapangadib daw ang pag-aalis ng nose hair gamit ang wax. It adds trauma dun sa nasal vestibule natin. Ibig sabihin yung sa loob ng nose natin. No? Pwede siyang mag-cause ng infection. Pag may opening doon, may injury doon, pwede siyang pasukan ng microbes. Lalo na pag nag-pluck tayo or yun yan, nag-nose waxing. Nasa delikadong bahagi ng mukha ang ating ilong na kung tawagin ay danger triangle. Dito raw makikita ang mga ugat na diretso sa ating utak. Kaya kapag nasugatan at na-infeksyon ng ilong o alinmang nasa danger triangle, maaaring ikapahamak ng pasyente. Hindi po recommended ang pagtanggal ng nose hair dahil may purpose po ito, may function po siya. We advise them to use yung small scissors lang but not totally remove the nose hair. Wala pa naman daw nararamdamang kakaiba si Lewis matapos magpawak sa ilong. Mas maganda siguro yung recommended na lang ng mga doktor or mga expert kaysa naman mas mapasama pa, di ba? Kumbaga, nandito yung kasa comfort mo, pero baka pagdating ng time na lumala or magkaroon ng problema, dun ka lang sisisi. Nose mo na ngayon ang simpleng solusyon sa pansining tutsang. Huwag magpadalos-dalos sa gagawin. Dahil kahit simpleng buhok lang na nakakairita sa paningin, mas malalang kalbaryo ang sasapitin kapag binunot ng alanganin. 1, 2, 3. Ako si Athena Imperial at yan ang kwentong dapat alam mo.